Yan. So ayan mga kamatmat, sana nandito tayo sa loob ng Aprilia and a Moto Guzzi big bike. So ayan, ikutan ko muna then isa-isahin natin yung price list ng mga bike. Yan. So this is the Moto Guzzi. Ikan na mga kumulay. So the Aprilia. Good morning mga kamatmat. So for today's episode, so nandito tayo ngayon sa Aprilia and Moto Guzzi dealership sa Maydang Hari. So iba-update ko ngayon yung 2024 big bike price list nila. So tara, silipin natin and tingnan natin yung mga units from their classic sports bike and adventure bike na nandito sa loob. So yan mga matmat, so like I said kanina, ipapakita ko sa inyo yung price list ng Aprilia and Moto Guzzi. So may mga promos na kasama yung mga unit na nandito. So unahin na natin yung scooter, the SR200 GT. So ang price nito dati is 245, pero ngayon dahil sa naka-promo siya, 223,000 pesos makukuha nyo na itong scooter na 200cc the Aprilia. So limited na lang to ngayon, so I think 3 or 4 units na lang yun nandito. So yan, so hindi siya as ordinary scooter na makikita natin sa market kasi iba yung design niya. So ang design niya ito hawig sa RSB for yung headlight, kung mapapansin nyo. Ayan. So, yan yung nag-iisang scooter dito. So, next, the Aprilia 2.1 V4 Factory. So, ito yung 1,000cc na sports touring bike. So, ang pagkakaiba nito sa RSV4, ito yung RSV4. Yung RSV4 is more on sports bike. So, naka-subsub siya. So ito is naka-upright yung handlebar. Kung mapapansin nyo, mas mataas. So this is the 2.1 V4 Factory. So 1,000cc. So sa price, ang price nito is 1.560. Ayan. So black. So ikutan ko. Ayan. Yan, kita nyo na agad na mas mataas yung handlebar. Okay. And the next one is the RS660. So same lang, so sports bike pero medyo mabababa ng konti yung displacement niya. So 660 displacement na ito. So price, this one is 910,000 pesos. Pero dahil sa naka-promo, so naka-less to ng 100,000. So ang ganda nung mga na-equip din ng Brembo brakes, quick shifter. Yan, the RS660. So naka-gold ito, totoo ang ganda nito, naka-gold na inverted fork. Dual Brembo brakes. And this one is the 2.1 660. Ayun, yun, i-diin ko ng konti mga kamot-mot. So yung pagkakaiba ng 2.1, so ito yung naked sports. Yung RS, yun naman yung sports bike. Pero ito, this is the base model. Kasi meron tong top of the line na mas mataas ang narito. So ipapakita ko sa inyo. This is the base model. So ang price na ito is 860. So wait lang. So meron pa silang color dito na yung yellow.
sobrang ganda ng yellow na matte yellow. So birang kulay na ganito, sila lang ang meron ganitong colorway. So same price, 860. And this one is the 2160 factory. So mas maganda, ito yung top of the line ng RS. Top of the line ng Tuono 660 factory. Yan. So mas mahal to ng konti. So this one is 900,000 pesos. Yan. So bakit nga ba nagkaroon siya ng price na ganun? So ano bago rito? Meron tong all-in shock na installed and a quick shifter. So ito mga na-drive ko na to. So mga gusto malaman ko nung meron ito sa bike na to. So hanapin nyo lang yung video ko, yung Tuono 660 factory na review ko, short review. Malaman nyo doon, makikita nyo doon yung personal experience ko sa bike. So yan. And also hindi lang yon. This 660 is naka-promo siya ngayon. So lahat yan, yung base model, the top of the line, so naka-less siya ng 100,000. So the base and the factory is naka-less ng 100,000. Ayan. Promo, yun sa mga tatanong kung hanggang kailan yung promo, wala pang antayin nyo lang yung yung announcement nila sa page para mas malaman natin kung hanggang kailan yung promo. And this one is same lang yung una B4 factory. So same lang to ng kanina. So iba lang yung colorway, yung isa yung black. And this one meron siyang touch na red. So all-in shock, Brembo brakes, same. And the last one ng Aprilia, yung top of the line nila, is the RS V4 factory. Yan. So yan yun. Brembo all-ins, electronic adjustment sa front shock. Ewan. Yes. Solid bike. Yan. So, yung price na ito is 1.9. So, meron din tong 2 available color. Yan nga, yung Ultra Dark and Time Attack. Sana nakikita nyo yung design. Yan. Sa dual radiator. Grabe. Quick shifter. This is a loaded bike. So ito yung top of the line ng Aprilia. So okay. So move tayo sa adventure bike. So meron tayo rito ng Touareg. So 660. Ang unang tingin mo parang hindi siya 660, parang nasa 900 or 1000 cc na siya eh. So ang laki. So dito lang nakakita ng ganitong bike na kamukha nung gamit ni Shider. Hindi ko alam kung yun ah. So this is the Touareg 660. Same lang sila netong isa. So magkaiba lang yung colorway. And this one is naka-Acra. Ay sorry, naka-SC Project, sorry. So, mga kamot-mot, ano rin to, naka-less din to. Kasi lahat ng 660, naka-less ng 100,000 pesos. So, from the price of 896, so, less mo ng 100,000. So, yan ang makukuha nyo, yung adventure bike ng Aprilia. The Touareg. Yan. So, we have the last 3 bikes ng Moto Guzzi. So ayun, nagka-cater na rin kasi si Motor Ace ng Moto Guzzi. Yan, sa isang showroom lang sila, Aprilia and Moto Guzzi. So the first adventure bike, the B85 TT. Grabe ang first expression ko sa bike, parang napaka-brusko na classic. Na classic, na modern, yun, na mix.
Mm-hmm. So naka-inverted fork. So ito yung napansin ko, naka-monoshock siya pero nandito sa side. Kasi usually yung mga naka-monoshock nasa center, ito nasa side eh. So B8TT. Okay, so move tayo sa classic bike. So meron tayo rito yung B7 Stone. So meron tayong B7 Stone na not black and meron din tayong B7 Stone na yellow, matte yellow. Classic. So ikutan ko rin yung black. So this is the black, the matte black. Yeah. And lastly meron tayong B7 special. Yeah. So bakit naging special? Kasi iba yung ano neto, iba yung display nito o yung gauge, naka-analog pa siya. Then makikita nyo naka-chrome. Almost siguro mga 30 or 40% ng ano nito naka-chrome. From the side mirror, the handle bar, the handle ito. Grab dual ano exhaust na bullet type, naka-chrome. So this is the B7 special. So magkaibang price nito. So price of this B-stone or base is 810. And the B7 special is 835. Yan. So yan yan, mga kamot-mot. So there you go. The price list of Moto Guzzi and Aprilia 2024 big bike price list update. So ayan, gusto ko lang iparating sa mga nanonood na alam naman natin na ang Moto Guzzi and Aprilia is one of the premium bike na nanit sa Pilipinas. So gusto kong baguhin ang paniniwala nila na hindi lahat ng mga premium bike is hindi mo kayang bilhin. Sa ngayon kasi affordable na yung mga price nila, halos nakakasabay na sila or halos same na sila ng mga price ng mga top of the line ngayon ng mga Japan bike. Halos meron na silang financing. So makukuha niyo na to sa abot na halaga. Kung wala man kayong bank cash, may mga financing sila. Ilalagay ko yung buong details diyan. Ilalagay ko yung contact ni Sir Paul para mas mabigyan kayo ng mas malawak na explanation pagdating sa installment and cash kung ano ma-avail yung promo. Ayun, so I think dito na lang yung aking episode for today. So this is the prices of Aprilia and Moto Guzzi. So sana may nakuha kayong tips and ideas sa mga bagong unit nila ngayon. Okay, so hanggang sa susunod na episode. So this is Ironman Sindro. Peace out!